Hello guys, welcome to my YouTube channel, GP Arctic Vlog. So mayroon tayong gagawin guys na isang Skyward na ang problema niya ay wala siyang display sa kanyang ito yung model niya guys, 40E 3000. So ayan, so ang ginawa ko lang dito guys kung bakit na wala siyang display. So wala siyang makikita na display sa kanyang LCD. So ayan guys, so mayroon siyang nasunog dito na board kasi umiinit yung kanyang board guys. Yo, kasi yung mga kapasitor ay hindi normal na nag-supply. So ayan guys, nakikita nyo may mga lumulubo na kapasitor. Ito yung sira guys, bali 5 to sila guys, dito siya nakalagay. So ito yung mga ito yung supply patungong backlight guys. Ito yung mga kapasitor, ito yung mag-supply ng backlight. Ito ay kapag ang backlight ay umiilaw, so yan, dyan magsusupply. Bakit umiinit siya? Kasi hindi na normal yung kanyang supply guys, kasi nawawala yung kanyang hindi na umiilaw yung backlight. So nasisira na yung kanyang supply kahit dito guys, okay naman siya. Mayroon naman siyang standby lead indicator. So ang sira nito guys, ito lang yung kanyang backlight. So testing natin. Ayan. So okay naman to. So nag-standby na guys. Mayroon na siyang standby light. So ang problema lang ito ay walang display sa kanyang LCD panel kasi nasisira yung board niya. So mayroon siyang terminal dito guys. Ito ay terminal ng backlight. Ayan, nasa gilid. So yan ang terminal ng backlight patungo siya ang mag-ilaw ng LCD. So itong kanyang nasuno guys, so nung nag-try ako nagsaksak, so bali nilinisan ko na to. So nag-try ko nagsaksak guys, hindi ko kinuha yung mga carbon na naiwan pa doon sa kanyang board. Wala pa tong butas. Ay kapag nagsaksak ko guys, nagtesting, so umuusok siya guys itong board. Hindi pa ko binutas to kasi mayroon siyang carbon guys na naiwan. So yung mga technician na hindi pa alam nila kapag mayroon siyang sunog sa kanyang board, dapat kukunin lang yung lahat guys, o kahit butasan na lang nyo. Kasi kapag may maiwan pa, so umuusok pa rin, so nagkukos yan ng carbon. Kaya ang ginawa ko na lang, binutas ko na lang yung kanyang board guys, kasi kinuha ko na lang yung carbon lahat para kapag magtesting tayo, wala na siyang usok. So ayan guys, ibabalik na natin itong board sa kanyang lagayan guys. So saksak natin yung kanyang terminal ng backlight. Ayan. So ang problema lang nito guys ay yung backlight lang ayaw umiilaw. So makikita nyo na madilim. Sabi ng may-ari na madilim, wala nang hindi na makikita yung display. So ngayon, nilagay na natin yung kanyang LVDS terminal patungong LCD panel guys. So ngayon, magtesting tayo guys. So ayan, binalik na natin sa kanyang lalagyan guys, lagayan. So ayan, tinakpan na natin yung TV na ito. So ngayon, mag-try tayo.
mag-testing itong TV nating ginagawa at ni-repair. So okay, saksak natin guys para malaman natin at makikita natin kung gumagana na ba siya. Ito na, the moment of truth. Ayan. So tingnan nyo guys. Ayan, may kumurap-kurap guys. So ngayon, tanggalin natin. So kumurap-kurap yung kanyang display. So ayan, nakikita nyo. Baklasin muna natin. So ayan, natapos na binaklas natin guys. So na-check na natin yung kanyang LCD at saka yung kanyang LVDS, yung kanyang panel. So ganito lang yung aking nilagay ko guys. So ngayon, testing muna tayo kasi para malaman natin kung ano pa ang sira. So nakikita nyo sa ilalim, mayroon siyang backlight nga sa wire. Backlight, yun ang wiring niya papunta dito sa board. So ayan, ganito lang natin muna kasi para malaman natin kung mayroon pa siyang problema. Kapag may problema siya guys, madali lang palitan. So ayan, saksak natin. Ayan, dito natin ilagay sa saksakan. Ayan, so testing tayo. Ayan, na-power on na. So babalik yan. Ayan, so nakikita nyo mayroon siyang wire na sa ilalim guys. Ito ay wiring sa kanyang backlight. So ayan, nakikita nyo, standby. Red na standby guys. So pindutin natin para mag-green. Ayan. So ayan, nag-green na guys. So tingnan natin ang display. Ayan, so mayroon siyang skyward guys. So nakikita nyo. So okay na siya guys. Nawala na yung kumurap-kurap niya. So nakalagay no signal. So ayan. So ngayon, okay na siya. Ibabalik na natin sa kanyang lagayan. So yun, naka-standby na guys. So okay na siya. Mayroon na siyang display. So ngayon guys, yung hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GPR Tech Vlog. So i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload. Salamat guys, hanggat dito na lang. Yan, nakikita nyo guys, HDMI. So ngayon, okay na siya guys. So wala na siyang problema. Ayan. Okay. So takpan na natin guys. Ayan, takpan na natin. Pagkatapos, ibabalik na natin sa kanyang lagayan guys. So para ngayon, testing tayo para maayos natin sa paglagay o pagbalik ng kanyang LVDS ito guys. So sa ganitong mga models guys, so kailangan kayo mag-ingat guys kasi mayroong boltahe dito na 305 guys. Kasi ngayon ko lang na nakuryente ako dito. So hindi ko alam na mayroon pala siyang naka-stack yung boltahe niya.
o mayroon siyang pundo sa loob. So ngayon, itabi lang natin 'to muna para kailangan natin takpan yung kanyang ito guys, yung kanyang panel. So lagyan na natin tong yung kanyang ito guys, yung guys. So ito na yung ating ginagawa guys. So itong TV na Skyward. So ayan, sa monitor yan sa mga CCTV camera guys, doon sa CSU sa may paaralan namin. So salamat guys, hanggang dito na lang yung aking video. Thank you and God bless all. Peace out.